Umakalat ngayon sa social media ang balota ng isang OFW sa New Zealand kung saan wala raw ang pangalan ni Vice President Lenny Robredo. Pero ayon sa... Ayun, no, tinan mo. Ito ha. It's really obvious na edited tapos talagang fake news and yet pinipick up ng media. For what purpose? Honestly, for what purpose? Alata eh. Naaamoy ko eh. Ayun ako. Ako talaga, I'm really hoping and praying na sana there would be walang gulo sa darating na eleksyon. Pero halatang pinipre-condition na nila magkakaroon ng gulo sa COMELEC dito sa ano. Pag nanalo si, pag natalo yung kandidato nila, magre-reklamo sila ng todo-todo, dayaan, bla 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 bla. Oh. Tingnan nyo, ganun ang mangyayari. Makikita nyo po, it's an official ballot. Nandiyan po yung seal ng ating ang Republika ng Pilipinas. Andiyan po ang ating barcode. As you can see, andiyan po yung 9 na kanto. Naman parang convincing ba talaga, no? Pero pagdating po doon sa area kung saan dapat nandoon ang pangalan ni VP Lenny, wala yung pangalan ni VP Lenny. Alam mo, simple-simple niyan, kung totoo yan, nakatanggap ka, o edi sasabihin mo na kagad, oy, bakit wala yung pangalan? Mag-iskandalo ka pa! Karapatan mo yan eh! Tapos naka-video, mag-iskandalo ka! Tingnan ko lang, talagang totoo ah!